Yes po. Malapit na ulit yung barangay elections. Lalaban ka ba ulit? Or tatakbo ka ba ulit? Hindi na po kasi hanggang 18 lang po yung SK. Pero kung ano po, tsaka andito na rin po ako eh, pagpapatuloy ko na din po yung pagkasayaw ko. Paano mo na hati-hati yung oras mo? Nag-aaral ka, tapos SK kagawad ka sa barangay, tapos ngayon sumasayaw ka naman, nag-entertain ka ng maraming manonood. Paano mo na hati-hati yung oras mo? Kasi po ang basa ko po, 8 to 5 p.m. Bali po, after class ko po, dadiretso po ako dun sa rehearsal place po namin. Then yun po, tapos uwi po ako ng mga 10 p.m. Bali po, yung duty ko po kasi sa barangay, 5 hours, ano, parang sa isa buong linggo po, 5 hours lang po yung duty namin. Mm. Bali yun po, parang pag wala po kami pasok, doon po ako nag-duty. Ginagawa mo bang busy yung sarili mo? Sorry ah, pero dahil ba ito sa pagkamatay ng tatay mo? Meron din po, kasi syempre, dahil wala na po siya, kumbaga, wala na rin po, hindi na po sapat yung binibigay sa akin ng mama ko. Pero, ang dahilan din po, kasi, ano po eh, yung pagkasayaw, parang kahiligan ko na din po. Tapos yung pagiging SK ko po, parang yung time na bago po ako tumakbo, naisip ko po na ano, na parang gusto ko lang maging part ng politics. Sino yung pinaka main breadwinner sa inyo? Matuturing ko na po yung sarili ko na breadwinner po. Kasi po yung mga ate ko po, kuya ko, bali po may mga asawa, may mga pamilya na po sila. Dalawa na lang po kami ng kapatid kong bunso, yung wala pa pong pamilya. Paano mo nalalampasan unti-unti lahat yun? Nalalampasan ko po lahat ng mga trials sa buhay ko. Sa tulong din po ng family ko, ng mga friends ko. Tsaka, ano po eh, hindi ko naman po yung ginagawang hadlang sa, para sa pag-angat ko. Parang, ano po, parang ginagawa ko lang po siyang, ano, inspiration po. Oo, hugutan. Dumating ba sa point na meron kang nareklamo or umangal ka na? Alam mo yun, parang napagod ka na. Dumating po talaga sa point na, ano, parang gusto ko mag-give up. Kasi po, inisip ko po noon, sabi ko, ilang taon pa lang ako, bata-bata ko pa, dapat naglalaro pa lang ako. Dapat, kasi po, minsan nakikita ko yung mga friends ko, naglalaro pa lang, naglalaro sila, ganyan-ganyan. Tapos ako parang, ako na yung inaasahan agad ng mama ko. Yung high school po ako kasi, ako na yung, kumbaga hindi po ako binabibigyan kasi ng baon. Ako na yung para sa sarili ko, ako na po yung nagpo-provide para sa sarili ko. Okay, ito ah. Julian, dugtungan mo yung sasabihin ko. Para sa akin, ang pagsasayaw ay... Para po sa akin, ang pagkasayaw ay kakambal na ng buhay ko. Gusto kong makaahon dahil... Gusto kong makaahon sa hirap dahil... ayokong maranasan na magiging pamilya ko, yung nararanasan ko ngayon. At isa pa, yung kapatid kong bunso, siya talaga yung dahilan na. Bakit ang kapatid mong bunso? Di ba po kasi... Ano po kasi, kumbaga, hindi na rin siya na masyado napoprovide na yung gusto niya ng mama ko. Parang inisip ko, parang yung mga nararanasan ko, ayokong iparanas sa kanya. Gusto ko magkaroon siya ng ano, ng magandang edukasyon po. Kasi ano, ako lang, sa amin kasi sa pamilya namin, ako lang yung nakatungtong ng college. Tapos yung mga kuya ko, hindi sila nakatapos ng high school. So, ayoko siya magayon sa mga kapatid ko. Gusto ko na kahit kaming dalawa na lang sana yung maging edukado. Okay, Julian. Panoorin muna natin to. Isa sa pinakamamahal na residente ng Barangay H2, Dasmariñas City, Cavite, si Julian Septimo dahil ang mahal nilang SK Kagawad at scholar din ng bayan ay ang masugid na tumutulong sa kanilang barangay. SK Councilor ko po siya. So hindi lang siya master sa pagsasayaw, maging sa pag-aasikaso rin sa barangay. 18 taong gulang pa lang ay malaki na ang sakripisyo at hirap na pinagdaanan ni Julian. Nag-aral sa umaga, SK Kagawad sa hapon, at isa ring performer ng barangay. Ano mang hirap ang pinagdaanan ni Julian, ay tanging ang pamilya niya pa rin ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Gusto po niya na maiahang si Mama
sa pamagitan po ng pagsali po niya sa mga contest, ganyan po. At dahil iniwanan na ng yumaong ama, ito ang naging dahilan kaya mas determinado si Julian na matulungan ang inang balut vendor at ang kanyang walo pang kapatid. Nakikita niya po ang hirap ng dinadanas namin. Sabi niya, Ma, darating po ang panahon, iaahong ko kayo. Naawa po siya sa akin kasi hindi ko na po siya naasikaso. Kasi lagi po akong pagod, puyat. Sisikap na lang po siya. Unti-unti na ngang nakakamit ni Julian ang kanyang matagal na pinapangarap. Kaya naman wala nang iba pang sasaya sa nangyayari sa kanyang buhay na ito, kundi ang kanyang pamilya. Apo, okay na, andito na tayo. Malapit na. Pagbutihan mo lang at saka mag-pray lang po lagi, ikaw. Mahal ka namin. Natutuwa ako sa iyo dahil matutupad mo na yung pangarap mo. Good luck para sa iyo, anak. Mahal kita. Kung saan ka man mapunta, nandito pa rin kami. Nandiyan pa rin kami para sumuporta sa iyo. Julian, anong masasabi mo sa nakita mo sa video? Nga po, palagi naman po sa akin sinasabi nila mama yon na kasama ko sila palagi sa pag-abot ng mga pangarap ko. And ayun, thankful talaga ako kasi laging nga po silang nandyan para sa akin. Kahit na minsan talaga pasaway talaga ako, aminado ako doon. Pero hindi sila nagsasawang sumuporta sa akin. Ano naman yung gusto mong sabihin sa mga kabataan na tulad mo, yung mga ginagawa mong hirap, pagod, pero gusto mo para sa pamilya mo. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Huwag tayo magplano para sa sarili natin dahil may plano si God na mas better dun sa pinaplano natin. Okay, Julian, maraming salamat. Hindi na ako makahinga, Mark. At babalik po ang Dance Showdown.